Enchanté. Enchanté. And what up, mga kataropa? Sa kennel meron akong nakita. Nakakapit kay Django dalawang gaduhat ng garapata. Kadiri talaga. Mga brother, nakita nyo naman ang aking kennel. At ang lakas ng aking power washer, tumutuklap nga ng pintura yon. Ang hindi ko malaman, sa umaga't hapon na aking paglilinis, sa pag-spray ko ng aking power washer na pag tinamaan ka talaga nakasugat ng kotis. After nun, bubusan ko pa ng tubig na may sabon at may bleach. At super alaga naman talaga sa ligo with matching BCO massage pa, pero hindi ko maintindihan paano pang nakakalusot itong mga garapata. Pag dinadampot ko nga, napaganon ako. So ang sagot dyan, though may schedule ako, sabi naman ni Doc, pwede naman gawin kung kinakailangan ang mag-deworm. Ito ang limang dahilan kung bakit dapat mag-deworm. Doon kung titingnan naman natin sa kanilang record, doon lumagpas na sila sa pagiging tuta, supposedly every 3 months. Since nung kanilang kapanganakan, after 2 weeks sila ay nag-deworm naman, and after that monthly na ang pagde-deworm, up to the 4th month, they are most likely adults na. But then kanina nga may nakita akong malalaking garapata, and that's a sign. Though wala sa schedule, ay needed na naman. At kapag hindi natin pinansin yan, o binaliwala natin, that could be fatal. So, pang 5 reasons kung bakit dapat maging concerned tayo sa deworming. Bukod sa aware tayo sa scheduling, mababypass yan kung talagang kinakailangan. Number 1, it controls the garapata. Yung garapata talaga, any time of the year yan. And as per my experience, kahit gaano alinis ka pa, ewan ba, nandiyan pa rin sila. At since they are considered external parasites, pag namamahay sila sa ating mga mahal na bullies, yung kanilang kagat sa balat ay nagtatransmit ng mga odd oo. Tapeworms, roundworms, flatworms, yan ay galing sa mga garapata na kumakapit sa kanila. Depende sa klase at itsura, itong mga garapata na to may kanya-kanyang ruta. May pupunta sa bituka, may pupunta sa puso, may pupunta sa baga, at kapag hindi natin napansin, gastos na malaki ang aabutin. Number 2, deworming will control the internal parasites. Yayariin nila tong mga nakapasok na uod sa katawan ng mga aso natin. So kailangan yung kanilang kaloob-looban ay linisin, pati ang kagat ng lamok. Diyan galing ang heartworm. Sila ang nag-i-introduce nito sa katawan ng ating mga doggies. Nagpapahina ng resistensya, nagpapaubo at nagpapapulmonya. Ito ay mga lungworm that affects the dog's respiratory system. Number 3, it control the gastrointestinal parasites. Yun yung pinakapalagi nating inaakala na yung mga uod na yan ay nasa tiyan lang nila. No kalat yan sa buong katawan nila. The most common gastrointestinal parasite ay yung roundworms at flatworms. Kala ko noon, nung may nagtae na isa sa kanila, do alam naman nating lahat, maganda ang result ng Yakult. So, pinainom ko at marami na siguro naaranas nito na lumalabas yung uod kapag sila ay dumumi. Kaya akala nung iba, ang Yakult ay maganda ring dewormer. No, 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 no! Sabi ni Doctor, nakaka-boost lang ng digestion yung Yakult. Kaya sumama yung mga parasite sa paglabas, ibig sabihin lang, punong-puno na ng uod ang bituka ng aso. Dahil hindi naman kayang palabasin ng Yakult ito. Eh overcrowded na sila, sumabay na sa paglabas yung iba. So wala pa rin makakapantay sa tamang deworming. Number 4, ito naman yung mga pinagdaanan nating lahat. This is for the tuta protection. Normally, yung nanay, pinupurgan na natin yan bago pa magbuntis para yung loob ay malinis. Pero hindi pa rin tayo sure, baka may mamis. Kaya yung tuta paglabas, baka yung parasite ay nakakiss. So after 2 weeks, deworm. After a month, deworm. After a month ulit, deworm. 3-4 na beses. Because hindi natin sure, baka sa nanay nila,
ay hindi pa nakakure yung mga karagang parasite at nagkukuha nila to sa kanilang pagdede. At number 5, importante mag-deworm because it is also for the kennel and our household protection. Lalo na kung may mga bata sa bahay na lumalapit sa ating mga doggies, ay nako, baka maghawa-hawa pa tayo. So kahit hindi sa pool sa schedule, basta kinakailangan, i-deworm na. Dahil hindi lang ang mga aso ang apektado, kundi pati ang mga bata. We have lots of medicines para dyan. Normally, may mga sticker naman para at least na mamonitor natin yung nematocide. May worm guard, iba-iba naman yan. Merong proxantel, ito yung galing sa vet. Ngayon, ang ginagamit ko ay yung tasty na tableta. No mess, kasi ginangata talaga yung Drontal Plus. Isang tableta, normally lahat naman ay pang 10 kilong timbang. So bahala ka na kung isang tableta, i-chachap mo na lang para sumakto sa timbang. Eh dun sa mga baguhan, baka mahirapan. Dahil malikot ang hirap itimbang, hindi mo makuha ang tamang sukat, therefore yung gamot mo baka sobra o hindi sapat. Dahil nga baguhan, baka di mo pa alam, ako rin noon parang tanga lang, gawin mo sa weighing scale, kargahin mo si Bruno, sabay dalawa kayong papatong sa weighing scale. And after that, iwan mo siya, ngayon bumalik ka at ikaw ang sumampa. At ang formula? Subtraction lang. Baka naman, mag-calculator ka pa. So there you go. I hope nakatulong na naman ako. At kung natulungan ko naman kayo, alam niyo na ang dapat gawin. So what up mga katropa, hanggang sa ulitin. Love you all.